Kung pwede ko nga lang baliin o ilihis yung mangyayari, gagawin ko. Alagaan mo yung sarili mo para mas matagal mong makasama yung pamilya ko. Di baling mawala sa akin yung mga material na bagay. May gusto lang kita tanong sa'yo, medyo heart to heart to. Yes, yes, ano yan? Seryoso yan? Ay, yes, seryoso kuya, sobrang seryoso. Ano? Kuya, in case na makasalubong mo or ma-meet mo yung 18 years old na si Papa Dong, ano yung message mo sa kanya? 18 years old na papa ko? Mm-mm, mami-meet mo siya. Ay, sasabihin ko sa kanya, ano? Eh, syempre, alam ko na yung mga nangyari. Sabihin sa kanya, ano? Ano, as papa ko pa rin siya, ganun? Hindi mo pwedeng sabihin na papa mo siya. Pero makikita mo siya. Bibigyan ka lang chance na makita siya as 18 years old na tao. Reincarnation. Ah, okay, okay. So, sasabihin ko sa kanya, sabihin ko, Tol mo na wag sa kanya kasi hindi ko nga siya papa, kunyari. Sabihin ko, Tol, ingatan mo yung kalusugan mo. Iwasan mo yung mga sigarilyo, alak, puyat. Kasi baka singiling ka niya pagdating ng pagtanda mo. Yun lang kasi, di ba nga naranasan ka? Iyak ako. Ito yung siyempre kasi nasaksihan ko kung paano siya naghirap sa ospital, paano siya tinubuhan dito. Kumbaga, sabihin ko sa kanya na alagaan mo yung sarili mo para mas matagal mo makasama yung pamilya mo. Happy birthday, kuyo! Ano pa lang na parang, but I'm sure ako kung nakikita ka niya, sobrang proud yun as you. Siyempre, ilang birthday ko na hindi siya nakasama. Pang-apat na taon na birthday ko na hindi ko siya nakasama. So, sobrang miss ko na si Papa. Alam ko naman, hindi dito siya sa paligid or binabantayan niya kami. Kaya pa, kung nakikinig ka man, kung mayroon mang Facebook dyan sa langit, sana gabayan mo kami nila mama, mga anak mo, pamilya namin, magkakapatid. Saka, masasabi ko lang, I miss you. Happy birthday daw, kuya. Actually, nandito siya. Thank you so much, kuya. We're so proud of you. I love you pa. Gabayan mo kami sa lahat ng mga desisyon namin sa buhay. Tsaka hindi. Paano niya isisil yung usapan nila ng buhay niya? Okay. Paano mo naman isisil? Paano mo tatapusin yung usapan niyo? Kunyari, nakasalubong mo siya sa bilyaran. Para kung mag-e-end na. Kunyari, kailangan mo lang umalis. Babay na. Ano yung huling babay mo? Ay, hindi ako basta-basta magbabay sa kanya. Ang gagawin ko, yayakapin ko siya ng maigpit kahit di niya kilala kung sino, kung as atol lang. Kahit magalit siya, sabi ko sa kanya na ingat ka sa journey mo. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na sobrang nasaktan kami sa mga nangyari. Sabihin ko na lang na mahal na mahal kita kahit anong nangyari. Kahit di ko niya kilala. Eh, kahit sabihin niyang baliw ako eh. Total, ako kasi nakakaalam na papa ko siya, saka alam ko yung mangyayari sa kanya in the future. Kung pwede ko nga lang baliin o ilihis yung mangyayari, gagawin ko eh. Kung pwede ko nga siya bantayan na lang eh. Hanggang sa kaso hindi pwede, pero yun ang pagsisil ko sa kanya. Yakapin ko siyang maikpit, sabihin ko na ingatan mo yung sarili mo, kalusugan mo, iwasan mo na yung mga bisyo. Dahil kawawa yung pamilyang may iiwanan. Pero pinatibay ka naman nung sabi nga sa rewind, kaya siya nawala kasi pinatibay ka ni yun. Oo, yung kasi nung nawala siya, bigla kaming naging vlogger. Hindi ko mali mo, siya rin yung naging susi, dahilan. Pero kung pamimiliin ako, tatanggalin yung pagiging famous, pagiging vlogger namin, bumalik lang siya. Hindi ko magdadalawang isip. Di baling nawala sa akin yung mga material na bagay. Happy birthday, sorry na. Sorry, happy birthday.